Okay, so meron tayo ditong inaayos na amplifier. So ang brand nito is Sakura. So yung model number is EB-3023US. So yun yung model number niya. So yung problema nito guys is hindi siya nagre-read yung indicator dito. So testing natin siya guys. So nakasaksak na yun guys doon. Power on. So yan, hindi siya nag-red. So yan. Pero yung green niya umiilaw guys. So patayin natin ulit. So yun, yung green niya patay. Yung standby hindi rin umiilaw. So ipa-power on natin, hindi siya umiilaw. Pero nag-green yung ano, yung para sa MP3 or USB. So ito yung ano, yung board niya. So ang gagawin muna natin dito is magbo-voltage check tayo. So yun. So naka-range siya sa 200 volts DC. So yun, so magbo-voltage check tayo guys. Saksak lang natin. So yung black probe natin ilalagay natin dito sa ground sa may capacitor na naka-series. So yan. So, bu-voltage check tayo dito sa resistor na to. Yung value nito is 220 ohms, dalawa. So, power on muna natin. So, yan guys, meron siyang negative 24 volts. Dito naman sa isa, meron siyang 42 volts. So, dito naman tayo sa may pan. Dapat may 12 volts dito. Yun, may 13.7 volts. So, okay naman siya. May supply. Yung USB naman kanina is ito yung supply niya, guys. Teka lang. So, nandito yung supply. Meron siyang 5 volts yung dito sa may USB. So yan. So yung para dito naman sa indicator kanina. So kung mapansin natin yung indicator dito. Ito yung board niya sa ilalim ito. So connected siya dito. Ito yung wire niya. Papunta siya rito. Tapos nakakonect siya dito. Dito. So, i-voltage check din natin yan. So, ground. Ito yung supply niya dapat. Dapat meron dito mga 15 volts. So, yung voltage niya lang dito sa tester na nasusukat natin is 0.5 lang. So, ito. So, sundan natin siya. 0.5. Dito sa isang pan ng may transistor kasi dito. So, meron naman siyang 24 volts negative. Dito sa gitna, meron siyang 15 volts. So, dito, 0.5 lang. So, dapat may voltahe dito, guys. So, check natin itong transistor na to. So, susum lang natin siya, guys. So, ito, guys, ito.
transistor yan guys. So tingnan natin sa likod. So ito yan guys, ito. So tatanggalin natin yan. Umiinit siya pati itong kapasitor guys. Itong kapasitor mainit. So yun, so tatanggalin natin yan. So tanggalin ko lang muna yung saksak. Tanggalin lang natin. So ito na siya guys. So ito na siya, yung number niya is 2N5401Y. So yan yung number niya. So ang gagawin natin is i-tester natin siya sa multi-tester. So naka-range tayo sa times 10. So yun guys, pumalo. Walang palo. Walang palo. So yun guys. So isa lang yung pumapalo sa kanya. So yun. Ito lang. So yan. So ang gagawin ko muna is hahanap ako ng transistor na ganito. So yun siya. 2N5401. Post ko lang. So ito na guys. Nakahanap na ako ng transistor. So yung number niya is 2N5401. So testeran natin siya guys. So yun, naka times 10. So yun, pumalo. So yun, pumalo rin dito. So yung gitna natin is yung red probe natin. So yung black naman is sa gilid. So babaliktarin natin yung transistor. Red probe is nasa gitna ulit. Tapos yung black probe is nasa gilid. So yan. So okay tong transistor na to na nahanap natin. So yan, dapat yan yung pumapalo. Yung sa gitna is yung red probe. So yan. Dapat pagpaliktarin natin. Tapos yung black probe yung ilalagay natin sa gitna, dapat walang palo yan. So yan. So okay to. Yung kanina naman is titesteran natin ulit. Yung red is ilalagay natin sa gitna. So pumalo siya. So babalitarin natin yung transistor. So yan, wala siyang palo. So meaning open na yung ano, yung kabilang pins ng ano, ng transistor na to. So yan. So ito yung nahanap natin. Ilalagay muna natin siya dito sa board. So dito natin kanina tinanggal yung ano, yung transistor. So, papalitan natin ito. So, sasolda lang natin siya.
So yun na guys, kung mapapansin natin, yan na solder na natin. So linisan lang natin siya. So yun. So sasaksak ko lang siya guys, tapos i-voltage check natin ulit. So lumagatik na yung ano, yung relay. Voltage check natin ulit. So yung black probe dito sa ground ng dalawang kapasitor. So kanina yung pins niya dito, meron siyang negative 21.7. Sa gitna meron siyang negative 14.9, so 15 volts na yan. So dito sa pangatlo, meron na siyang negative 14.3, kanina 0.5 lang yan dyan. So dito, meron na siyang 14.2. So yun, so titingnan natin yung indicator kung may pula na. So yan guys, meron na siyang red indicator, so patayin natin. So yun, namatay. So i-on natin. So yun, umilaw. So lumagatik na yung relay. So lalagyan muna natin siya ng speaker.